Winner, winner! At yan ang mga balita, kwento at papag-good vibes ngayong araw. Magkita-kita ulit tayo bukas, 5:30 hapon, dito sa GTV. Tandaan, wagi ang may alam, kaya dapat... Alam mo! Baba. Pagtugi sa grupong illegal umanong nagbebenta ng armas sa Lanao del Sur. Nauwi sa Bangilan, isa sa target na barangay chairman patay. Pagsasampa ng kaso laban kay Bamban Mayor Alice Guo dahil sa posible umanong pagsisinungaling niya sa paghain noon ng kandidatura pag-aaralan ng COMELEC. Inaprubahang 35 pesos na dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila, mararamdaman ngayong buwan. Dalawang Pilipinong mangingisda na nasagit matapos sumabog ang makina na bangka sa Panatag Shoal. Ikinuwento ang kanilang sinapit. Pahayag ng China na sila raw ang nag-rescue pinabulaanan. Sila na nag-rescue sa amin. Hindi po yung totoo. Hindi. Gawang-gawa ang nila yun. Lalaking nagbike dahil sa mapang-asag na ginawa niya sa rider na ginamitan niya ng water gun sa Wata Wata Festival, tinutugis ng San Juan LGU. Ilang Chinong galing umano sa mga barko sa dredging site sa Manila Bay, inaresto. Tendero ng fishball sa Ilocos Norte, bakit nalapnos ang balat? Lalaki sa Davao del Sur, namata ang lumusong sa namaragasang ilog. Natangay! Kampo ni Bea Alonzo kinwestiyon ang labor case na inihain laban sa kanya ng dating driver. At Kim Ji-soo, sumalang sa GMA Integrated News Interviews, ikinwento ang paghahanda para sa pagsabak sa aksyon sa Black Rider. Annyeonghaseyo, mga kapuso. Ako po si Kim Ji-soo. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa de-encuentro ang operasyon ng pulisya laban sa umano'y mga gunrunner sa Lanao del Sur. Patay ang isa sa mga target na isang barangay chairman at samut-saring armas ang na-recover. Hindi naman bababa sa anim ang nakatakas na naka-uniformeng pangsundalo. Narito ang aking eksklusibong pagtutok.